Pagdating sa commuter cars at pati piran sa gasolina, isa talaga tong Honda City na hindi na maaalis sa ating listahan. Kaya naman na-excite ako kasi meron na siyang 2024 version. Tingnan natin kung ano nga bang pinagbago nito. Sulit nga ba? Tara! Kitang-kita naman na napakaganda ng facelift niya. At yung obvious na change para sa kanya ni Desis. Of course, RS variant itong ating nire-review ngayon for the Honda City. We still have our black trims here. Unlike dun sa Brio na nandun ulit yung chrome trims, dito talaga black trims na yung lines na dyan. Of course, our Honda badge here. The grills is also something that is really noticeable. Plus, ibang-iba na po yung kanyang bumper. Kung mapansin ninyo, meron na siyang parang sungay dito, may tulis na. Before kasi, super bait lang talaga ng City. Pero this time around, nagkaroon na siya ng character na medyo aggressive. We have LED lights here at saka meron din pong fog lamps na LED. On the side profile niya, this is ang lakas ng dating niya. We still have our side seal garnish here sa ibaba. Tapos yung body color niya, gustong-gusto ko tong pagkapula niya. Halos kaparehas na niya yung pagkapula ng Honda Civic. But this time around, lahat ng variant ay meron ng Honda Sensing at binalik nila yung E na variant. Dati kasi nagsisimula sa S variant. Ngayon meron ng E variant at lahat ng yon across all the lineups ay naka Honda Sensing na. So mamaya, i-explain ko sa inyo yung Honda Sensing. The door handles here ay body color. Very noticeable din na napaka-stylish ng kanyang mags. And even here sa side profile ay kitang-kita natin yung ducktail spoilers. Tapos naka-shark fin antenna na rin tayo dito. The ground clearance actually same lang to sa Civic. Medyo mababa na sila ng konting-konti lang naman. 134mm na ground clearance. And based on my experience, hindi naman siya basta-basta sumasayad. Kapag puno lang yung angkas at saka sobrang laki ng humps, minor-minor lang. Pero hindi na kailangan sumayad. Syempre, nandito yung kanyang fuel tank with a fuel tank capacity of 40 liters. And sa mga curious naman sa kanyang average fuel consumption, naglalaro po ito sa around 25.17 kilometers per liter. O diba, napakatipid din sa gasolina. But of course, still may vary depende sa inyong pagmamaneho. And of course, sa bigat ng kargada and sa road condition, all that stuff. Sa likuran bahagi naman niya, Nedis, napakalakas na dating, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, nung kanyang ducktail na spoiler dito. Very minimalist lang, pero yun na nga, diba? Kapag may soft spoiler tayo sa likod, usually, pinapa-aftermarket pa to. This time, talagang naka-incorporate na siya dyan, stock to stock. Of course, our City emblem here, our Honda badge, syempre, ang pinaka-binabayaran mo dyan, yung RS logo. Sobrang lakas na dating sa akin itong taillight na to, Nedis. Actually, halos parang dumidikit na nga siya sa Honda Civic yung mga pormahan ngayon ng City, kaya that's actually something really good. May parang nakakadaya din dito na akala mo ay tailpipe finishers pero garnish lang din siya na merong reflectors. Ang tamaganda sa kanya, napansin ko, meron siyang rear camera pero sensors wala ito. Unlike dun sa bago ng Brio, may sensors, walang camera. So siguro para kompleto na, no, maganda may sensor din. But still, kung magpa-park ka naman, rear camera, okay na okay na. Isa pa din sa napansin ko, dito nakalagay yung kanyang pinaka-sticker ng iVTEC. Before kasi yung mga iVTEC ay meron din siyang 3D emblem na nakahiwalay. This time, nandito na siya sa pinaka-itaas. And of course, buksan natin. Yun. Hindi siya kusang umaangat. Itataas mo siya. Doon kasi sa Civic, pagka pinundot mo, kusa na siyang umaangat. Hindi siya power tailgate, pero parang yung pinaka-supporter, tinaangat na siya agad talaga. The cargo space naman natin dito ay merong 519 liters na capacity. Actually, ako as a sedan user myself, napagkakasya ko naman dito yung mga kinakailangan naming gamit. Lalo na palagi kami nagta-travel, staycation, kasya naman dito lahat. But of course, kung medyo pang business, makakulangin ka dito. Pero this one, yung mga gamit na kinakailangan natin sa pang-araw-araw or even while traveling, kasyang-kasya naman na. No? Ang tamaganda kasi sa mga sedan, hindi po mapasok sa loob nung pinakasasakyan yung amoy kung maglalagay ka man ng ulam. No? Unlike doon sa mga crossover, kapag nilagyan mo ng may amoy, amoy yung buong sasakyan. So that's good. May stop lamp din pala dito. Ayan. Doon sa Brio, meron siyang wiper sa likod. Dito, wala. Pero napakalaki ng kanyang glass dito sa likod. Kaya maganda siya for our vision while driving. Kitang-kita yung likod. Aside dito sa Honda badge, Nedisens, by the way, ang kanyang wheels ay meron siyang R16 dito. Nakatuwa sa kanya, Nedisens, kung mapasok ako, lumalabas na din yung RS logo dito. So, nadetect niya na rin na meron ng driver on board. Wala namang masyadong difference dito sa loob. Pero kagaya ng sa Brio ay meron na din po itong Apple CarPlay at wireless na. At meron ding Android Auto. So, napakalaki po ng kanyang infotainment system. 8-inch. Touchscreen na rin, of course, with
with USB port. Actually, dalawa dito eh. Tapos may power outlet pang extra. So ako, ginagagamit ko yan eh. And then, meron ditong lalagyan ng coins. Kasya naman dito siguro yung phone, pero malalaglag lang. Bottle holders lang siya. Medyo maliit lang yung pwede mo ilagay dito na bottles. May econ mode. Tapos, syempre, automatic. Basic lang din dito. Park, reverse, neutral, drive, tsaka may sports mode. Of course, conventional yung ating handbrake dito. Yung sa Civic kasi ano na lang eh, button na lang. Wala na siyang handbrake. And then, dito naman sa magkabila eh, meron din siyang vanity mirrors at may takip din po siya. Pero walang ilaw. Ang pinaka-ilaw niya ay manggagaling dito. Yan, halogen type. Aircon, meron naman magkabilang side. Tapos, ang maganda po sa kanya ay naka-leather seats na po siya. Pati dito yung mga touches nyo, leather na. So, napaka-premium ng datingan. I think this type of leather ay parang dun sa BRV. It's not the most premium quality leather, pero it's still a something that's really presentable. So, napakasarap po niyang upuan at hawakan. Ayan, may stitches pa na pula. Kaya napaka-premium talaga. Pero yung pinaka-gitna natin ay suede. Siyempre, kapag bumabiyahe tayo, umiinit yung bandang likuran. So, napakagaling na suede material na siya. The infotainment system actually, may mga nadagdag na computer functions. And of course, meron din po tayo ditong glove compartment. Ayan, no? Wala siyang assistance, so hindi siya hydraulic. And meron din cubby holes dito sa center armrest niya. So, ito medyo, isa to sa big deal eh, kasi yung ibang variants nito ay walang center armrest. Pero it's something na really useful para sa akin during pahinga, lalo-lalo na pag-traffic, gamit na gamit itong center armrest. So, meron din po tayong paddle shifters, RS variant kasi to, syempre. At saka yung kanyang steering wheel ay adjustable. Parehas yan, tilt and telescopic. Of course, meron na din siyang Honda Sensing netizen. So, sa mga nagtatanong kung ano yung Honda Sensing, ito yung mga safety feature ng Honda na I think is really useful, lalong-lalo na sa mga modern features ngayon ng mga sasakyan, mas safe ito sa atin. Kasi yan yung mga lane keep assist, kapag ka lumalagpas ka sa linya, ibabalik ka niya sa linya mo. Tapos yung kusang humihinto kapag may tumatawid, cruise control, andyan din yan, etc. etc. Wow. Tignan natin yung dun sa passenger seat. The passenger seat, actually kaparehas din naman nun dun sa pinaka-pintuan ng nasa driver's seat. Meron tayong konting coin holders dito, tapos bottle holders. Medyo decent naman. So, yung mga regular size ng bottles ay kasyang-kasya dito. We have also our speakers on both sides. Tapos, naka-chrome na rin yung kanyang pinaka-bukasan ng pinto. And, foldable yung kanyang handles para dito sa loob. And even the driver also have handles. Tapos, may ilaw din dito na LED. Ay, itong maganda sa kanya, netizens. May charging port. Dinaig pa niya yung Civic ko. Kasi yung Civic ko ay walang charging port para sa passenger. Grabe. Ito sulit dyan. Promise, magagamit talaga to ng passenger. Kasi wow. Usually, yung ating mga pasahero ay nakikicharge pa doon sa unahan sa driver. So, syempre, medyo hassle ko yung driver tsaka yung passenger sa unahan ay nagcha-charge din. This time around, wala na pa kailaman. Kanya-kanya na kayo ng plug dito. So, that's very useful. Itong part na to ang sulit. Plus, may aircon vents. Yun, isa pa yun sa panalo. Yun yung hinahanap ko na hindi mo naman kailangan na sobrang dami. Basta meron kang charging port dito tsaka aircon vents. Goods na goods na yung passenger mo. It's also really welcoming for a third passenger kasi maliit lang yung center tunnel niya. Hindi naman ganun kataas. Pero meron pa din. No? So, medyo maliit lang siguro ilagay nyo dito sa gitna. Kagaya ko, my height is just around 5'4". So, kung matangkad naman yung passenger natin, siguro kasyang-kasya pa dito. Pero, kapag sobrang tangkad na, I think yun yung medyo, ano niya, magiging struggle niya. At isa pa sa maganda sa kanya, netizens, ay meron na po siyang center armrest with cup holders. Ganito rin sa Civic. Actually, mas natutuwa pa ako dito kasi talagang yung material nyo, leather na. Okay, let's pop the hood, netizens. Wow. Under the hood, we have here 1.5 liters, 16 valves, 4-cylinder, dual overhead cam, IVTEC, and of course, PGMFI na rin siya. Matipid sa gasolina dahil CVT, gasoline engine, and Euro 5 compliant na. To be exact, 1,498cc po ang kanyang displacement with a maximum power of 119 HP at 6,600rpm at maximum torque na 145 Nm at 4,300rpm with a compression ratio of 10 points and a bore and stroke of 73 by 89.5 mm. Ang presyo ngayon itong bagong Honda City RS variant na 2024 ay 1,128,000 pesos. Kung gusto mo naman mag-installment, down payment ka lang na 62,000 and then magma-monthly ka for 5 years ng 24,743. At ilalagay ko dito yung iba pa niyang variants kung gusto niyo yung mga mas mura. And to further assist you, PM nyo lang sa kanyang Facebook page si Brian Sanchez. Ito pong branch na to ay dito sa Honda Cars Carmona. Ayan, nasa screen. So PM nyo lang po siya para ma-assist niya kayo kung interested kayong kumuha ng ating newest Honda City. Yan, Brian Sanchez. Ano
masasabi nyo, netizens, na gustuhan nyo ba ang bagong Honda City 2024? Comment nyo naman sa iba pa. Ano pang mga ibang sasakyan ang gusto nyo ma-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Ney Adriano. Always keep it cool and ride safe always.